Ang pinakamahusay na paraan upang mahulaan ang hinaharap ay ang paglikha nito ng magkakasama. Dahil mga gagamba man ay kayang igapos ang liyon kung sila'y magkakaisa. Ngunit bakit nga ba mas madali pang pagkasunduin ang langit at lupa kaysa sa dalawang Pilipino sa kahit na anong bagay? Halika't magbaliktanaw tayo sa kwento ng lahing minsan ang hinangad magkabuklod para sa iisang kaaway. Parehong nangarap ng kalayaan at nakahandang magbuwis ng buhay kung kinakailangan. Ngunit ang katotohanang tapang lang ang meron sila na punong-puno naman ng pagtatangi sa kapwa ay walang nagnais na mamuhay bilang magkakapatid. Sa halip ay mas piniling mamatay ng sama-sama bilang mga hangal. Ang kwento ng mga kaapihan, pasakit, diskriminasyon at paghihiganti ng tribo ng mga Igorot. Juan Nario Galot, ang traidor ng Pasong Tirad. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Masakit man isipin ay nakilala rin ang mga Pilipino sa kawalan ng pagkakaisa. Panahon pa man ng ating mga ninuno ay umiiral na ang katangian nating ito. Naging dahilan ito ng pagbagsak ng ilan sa ating mahalagang laban sa kasaysayan. At ito na rin mismo ang siya nating kahinaan na siyang ginagamit ng mga mananakop para gawin tayong mga alipin sa sarili nating bayan. Dahil kung meron lang sana tayong pagkakaisa, edi sana'y purong dugong maharlika lang ang nananalaytay sa ating mga ugat at di na bahira ng dumi ng mga dayuhan. Dahil sa simula pa lang ng unang mananakop, kung hindi lang niyakap ng ilan nating mga kababayan ang mga Espanyol, edi sana Pilipino lang talaga para sa Pilipinas. Nang matapos silang lupigin ni Raja Lapu-Lapu. Kaya't dahil dito ay napakarami pang mga pang-aabuso at pang-aalipin ang dinanas natin sa iba pang mga dayuhan na nagtangkang sakupin tayo. Hindi dahil sa malalakas o mas matatapang sila kaysa sa atin, kundi meron at meron pa rin talagang lumalabas na traidor sa ating kasaysayan. Kumbaga sa mga pelikula ay hindi lalabas ang ganda nito kapag walang kontrabida. Ngunit traidor man turingan, sila may meron ding sariling mga dahilan at pinapaniwalaan para sa mga bagay-bagay na kanilang ginagawa. Ang isang magandang halimbawa nito ay si Juan Nario Galot. Marahil sa mga nakakakilala sa kanya, marinig pa lang ang pangalan ni Galot ay nanggagalaitin na sila sa galit. Ngunit sino nga ba naman ang matutuwa kung sa panahon ng digmaan ay kakampihan mo pa ang mga kalaban? Lalo pat ikaw pa rin ang magiging dahilan ng pagbagsak sa laban ng mga kapatid mo sa dugo. Pero paano mo nga ba masisisi ang isang katulad ni Galot na makipag-alyansa sa mga kaaway ng bayan kung sa kanila niya nasusumpungan ang tunay na kahulugan ng kalayaan? Si Juan Nario Galot ay isa sa mga kinikilalang pinuno ng tribong Igorot noong panahon ng mga Amerikano. Ayon sa kwento ay napakatinding diskriminasyon at pang-aapi ang dinanas nila sa mga kapwa nila Pilipino. Sobrang pahirap at pang-aabuso ang tinamasa ng kanyang tribo sa kamay ng kanyang mga kababayan. Dahil na rin siguro sa kulay ng kanilang balat at isa lang silang mga katutubong namumundo, kaya't ganun na lang kababa ang tingin sa kanila ng iba pang mga Pilipinong nasa kapatagan. Ang orihinal na grupo ni Juan Nario Galot ay kasama ng ipinadala at nauna ng nakipaglaban sa mga mananakop na Amerikano sa makasaysayang Battle of Caloocan. Sa mga sandaling iyon ay nasa panig pa sila ng hukbo ng mga Pilipino. Ngunit kalaunan ay tumiwalag na ang grupo nila sa hukbong Pilipino upang makapagtulungan naman sa hukbo ng mga Amerikano. Noon pa man ay likas na sa mga Pilipino ang mapagmataas o mapagsamantala sa kanilang kapwa. Napakababa ng tingin nila sa tribo ni Nagalot at sila'y inaalipin ng kapwa nila Pilipino. Kaya't sa kasagsagan ng digmaan ay nagkaroon ng pagkakataon ang grupo ni Nagalot na makabawi sa mga pang-aaping dinadanas nila sa sariling mga kababayan. Samantalang sa kabilang banda ay alam na din pala ng mga Amerikano ang kahinaan na yun ng mga Pilipino. Ang kawalan ng pagkakaisa. Hindi tiyak na matukoy kung nagkameron ba ng paglalasong naganap sa isipan ng mga katutubong ito kagaya ni Juan Nario Galot kung bakit nila nagawang ipagkanulo ang mga Pilipino sa kanilang mga kaaway na Banyaga. Ngunit ang tiyak ay kusa silang makipagtulungan sa mga Amerikano noong mga panahon na yun at walang pamimilit na naganap. Pilipino laban sa kapwa Pilipino sa gitna ng digmaan.
Kaya't hindi na nakapagtatakang ang makikinabang dito ay ang mga dayuhan na siyang sumasakop sa atin. Sa wakas, dumating na nga ang mga sandaling, paliit na ng paliit ang mundong ginagalawan ni na General Emilio Aguinaldo dahil sa matinding opensiba ng mga kalaban. Nagpapatuloy sila sa pag-atras patungong norte upang makatakas sa malakas na puwersa ng mga Amerikano na tumutugis sa kanila. At habang nagsusumikap silang makatakas, ay patuloy din namang nababawasan ang noon ay kukunti na lang na puwersa ni General Aguinaldo. Dahil nililipol ng mga Amerikano ang bawat lugar nilang madaanan sa paghabol. Samantalang ang papel na ginampanan ng grupo ni Juanario Galut ay magbigay ng mahahalagang impormasyon sa mga kalaban na siya namang nakakatulong sa mabilis na pag-abante ng mga kano. Lalong-lalo na ang paggabay pa ng mga ito sa paghalughog sa makakapal na kagubatan at matatarik na kabundukan ng Cordillera na parabang sarili nila ang lugar na yun kagaya ng mga katutubo. Sapagkat yun din ang lugar na kinagisnan ni Juanario Galut, kaya't mas kabisado pa nila yun kaysa sa mga Pilipinong napadpad lang doon para tumakas at makapagtago. Kaya't ang naging sitwasyon ay mas naging epektibo pa ang mga Amerikano sa labanan sa kagubatan kaysa sa hukbo ng mga Pilipino dahil sa tulong ng pangkat ni Galut. Ikadalawa ng Disyembre taong 1899, dahil nga sa mabilis na pag-abante ng mga kalaban, ay nagkaroon ng mabigat na desisyong ginawa si General Emilio Aguinaldo at ito nga ay ang pagiging sakripisyon tupa ng pangkat ng batang General Gregorio del Pilar dahil sila ang naatasang pabagalin ang pag-abante ng mga kalaban sa pamamagitan ng pagharang sa mga ito sa lahat ng paraan anuman ang mangyari. Kasama ang kanyang 60 lamang na mga tauhan ay naglagay sila ng mga barikada sa itaas na bahagi ng Pasong Tirad kung saan napakagandang lokasyon para pigilan ang mga kalaban sapagkat mula sa kanilang kanilalagyan ay natatanaw nila ang buong bayan na siya namang napakagandang bentahe kung mas una nilang makikita ang kinaroroonan ng mga kalaban sa oras ng labanan. Lalo pat wala namang ibang madadaanan ang mga Amerikano kundi ang maliit na lagusang iyon. Sila'y nagmistulang mga Spartans ni King Leonidas na nakipaglaban hanggang sa huli sa labanang wala nang atrasan pa. Labanan sa Thermopylae at labanan sa Pasong Tirad kung saan kapwa humarap sa mas malalakas at mas maraming mga kalaban ang mga ito. Kaya't gaya din ng kapalarang sinapit ng bawat isa sa kanila. Dahil sa traidor na Cuba ay nalipol ang mga Spartans at ganun din naman nang dahil sa isang Juanario Galut ay nalipol ang pangkat ni na General Gregorio del Pilar. Pero dahil sa ganda ng kanilang posisyon, sa simula ay matagumpay pa nilang napabagal ang pag-abante ng mga Amerikano habang patuloy na nakakalayo at tumatakas ang pangkat ni General Aguinaldo. Ngunit kalaunan sa tulong naman ng pangkat ni Galut ay itinuro nila sa mga Amerikano ang natatanging daan para maikutan nila ang mga Pilipino sa likurang bahagi ng di nila nalalaman. At nasumpungan na lang ng grupo ni na General del Pilar na sila pala ay napapalibutan na ng mga kaaway. Kaya't dahil dito ay nadehado na sila sa posisyon, sa bilang at sa kagamitan sa laban. Ang batang general ay tinamaan ng bala sa leeg na siyang naging dahilan ng agaran niyang pagkamatay. Umabot lang ng 5 oras ang laban ng iyon, ngunit sapat na ito para bahagyang makalayo ang pangkat ni na General Emilio Aguinaldo at magpatuloy ng laban sa susunod na mga araw. Pero ang masaklap sa lahat ay dadalawa lang ang nalagas at 9 ang nasugatan sa pangkat ng mga Amerikano. Samantalang sa hanay ng mga Pilipino, sa 60 sundalong humarang sa mahigit 500 puwersa ng mga kalaban, ay 52 ang namatay sa mga ito kasama na si General Gregorio del Pilar at nakatakas naman ang natirang 8 pa. Ang bangkay ng batang general ay pinagnakawan pa ng mga Amerikano. Kinuha nilang lahat ang mga palamuti nito sa katawan bilang general, kasama na ang mga personal na gamit niya gaya ng relos, singsing at iba pang mga alahas. Maging ang larawan ng kanyang kasintahan ay tinangay din nila. Pati na ang kanyang diary kung saan nabasa ng mga kalaban ang naging plano nila sa pagdepensa sa Pasong Tirad. Halos katawan na lang ang natira sa general na iniwan na lang nila sa mismong lugar ng kanyang kinamatayan. Inabot pa yun ng 3 araw at nang hindi na matiis pa ang nangangamoy na bangkay ay inilibing na din ito ng mga katutubong igurot sa lugar. At sa ganoong paraan nagwakas ang kasaysayan ng tinaguriang bayani ng Pasong Tirad. Habang para naman sa pangkat ni Juanario Galut, maaaring nagtagumpay nga sila sapagkat nakapagganti sila sa mga Pilipinong nang maliit sa kanila. Ngunit wala naman silang katiyakan
kung sila ay hindi aabusuhin o pagsasamantalahan ng itinuturing nilang mga kakampi na mga Amerikano. Maaring bayani ng tribo kung sila'y turingan, ngunit traidor naman para sa kanyang bayan. Ang pinakamahusay na paraan upang mahulaan ang hinaharap ay ang paglikha nito na magkakasama. Dahil mga gagamba man ay kayang igapos ang liyon kung sila'y magkakaisa. Ngunit bakit nga ba mas madali pang pagkasunduin ang langit at lupa kaysa sa dalawang Pilipino sa kahit na anong bagay? Isang katangian na tinataglay pa rin natin magpasa hanggang ngayon. Ikaw kaibigan, hihintayin pa ba natin? Meron na namang dumating na panibagong mananakop bago tayo magkasundo bilang iisa sa laman at dugo? Sapagkat ang katotohanan sa tunay na kalayaan ay hindi pa rin natin nakakamtan magpasa hanggang ngayon hanggang walang pagkakaisa sa bayan ni Juan. Samantalang bilang gantimpala sa matagumpay na pananakop ng mga Amerikano noong taong 1904, higit 200 ang mga tribo kasama na ang mga Igorot ang sapilitan dinala sa St. Louis sa Amerika para ishoki sa World Fair. Doon ay sapilitan silang pinagtanghal at pinakain ng mga exotic na pagkain gaya ng aso at manok na buhay sa paraang hindi nila gusto habang nililibang ang mga kanluranin. Dito unang nabansagan ang mga Igorot bilang mga dog eaters dahil sila ay dinala sa pinakamalaking human zoo sa kasaysayan. At kung gano'ng kahayop ang tingin nila sa mga Pilipino sa ating susunod na kwento. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!